Magandang araw mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan mamaya dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Tuluyan na nga pong nawala ang baby ni Ayla at na, dahil na nga rin po dito sa pangyayaring ito ay tuluyan na nga rin naghiwalay sina Phyllis at Samson. Umalis na nga rin itong si Genesis mga kapuso. Samantala, gulat nga ang lahat ng mga audience, lalong-lalo na sina Lorena at Constantino, pati na rin si Lilet, nang malaman nila na si Meredith pala ang bagong partnership ng DNR at si Meredith nga ang bagong boss ng mga tao doon. Agad naman na nakapag-isip si Lilet na tila hindi na maganda ang kanyang trabaho ngayon dahil nga alam niyang galit si Meredith sa kanya dahil na rin dito sa mga nangyari sa kanila noon ni Ira. Lalo pa na sinabi ni Ira na maghanda na siya dahil nga ang mami na niya ang kanyang boss ngayon at magka-workmate pa sila. Pero hindi naman nagpatalo ang ating bida mga kapuso. Samantala, muli na ngang bumabalik ang magandang kondisyon ni Ramir, ngunit hindi lang niya ay pinahalag ta dito kay Patricia dahil nga gusto na nga ni Patricia na habang buhay na siyang baldado para daw hindi masabi kahit kanino man na si Lilet at Meredith ay mag-ina dahil nga sa galit ni Patricia dito kay Lilet. So mga kapuso, simula na nga ang kalbaryo ni Lilet dahil nga pinapahirapan siya nitong si Meredith na hindi alam na anak niya pala ang kanyang pinapahirapan. Binigyan nga niya ng assignment itong si Lilet, ngunit dahil nga sa impakta na si Ira, pinakialaman niya ang laptop ni Lilet at binura lahat ang mga files na pinaghirapan niya na kailangan pa naman ay maisubmit na niya kay Meredith kinabukasan. Kinumpunta nga ni Lilet si Ira, ngunit todo deny ito mga kapuso. So abangan po natin kung hanggang kailan matitiis ni Lilet ang kanyang boss na si Meredith ang kanyang mga ka-workmate. Maraming salamat po.